once again na kay Doktora at ang mga bisita mga nurse natin. Reservist na rin si Ma'am. Si Ma'am Air Force, mga damaga ko sa inyong lahat. On behalf of my director, Major Henry Ipang, Infantry Philippine Army, welcome po kayo sa amin headquarters. And ako po si Sergeant Dogan Patikela, Infantry Philippine Army, the Chief Lord, the Operations, and the CMO in CO. Nagparin ko po kayo ma'am dahil gusto niyo po mapabilang sa Reserve Force. So, sa natawag natin na ang kawal o reservist. Natutuwa naman ako pero si doktora kayo, mga nurse, no? Gusto nga mapabilang sa reservist. And of course kay ma'am kasi siya ang nag-invite sa inyo dito. Bago po ako magpatuloy, si Madam Doktora, ano pangalan Madam? Maria Isabelita Vito. Okay, ma'am. Ma'am Dok, ano po ba yung bakit mo gustong mapabilang o maging isang reservist? Sir, actually, ako parang bata pa lang ako. Kaya lang, wala lang po talagang time. Just, kasi siyempre nag-aral ng net and then after ng work, nag-aburden po ako kasi sir. So, naging busy na. So, ngayon lang parang medyo maluwag ang schedule. Nga lang, medyo medical na ng konti. Okay po. Sige. Si Ma'am. Ako po ano, hindi pa, gusto ko na talaga. Nag-try na ako. Kaya lang, ayaw Air Force kasi at ko. So, ayaw na tayo. Si Ma'am naman po. Ako naman sir, personally talaga ako. Hindi ako mag-shift ako. Ako naman kasi talaga no, gusto ko na talaga. Problema lang, busy ako sa mga ko. Then, dito ano lang din ako. Naging, ano ba po, family. Family center. Oo. Center na talaga ako. Pero, gusto ko talaga. Sige, in fairness, para may sasabihin din si Ma'am. Ma'am, bakit anong naisip? Parang bakit niyaya mo sila dito? Kasi sir, di ba, ano, sabi ko sa kanila marami kayo matutunan. Wow. At saka yung number one, yung ano, discipline. Wow. Lagi mo sinasabi sa kanila, once na naka-enter kayo dyan, mababawasan yung pagkakataluan natin. Tapos, sabi ko, marami pa matutunan. Kasi pagkatapos namin, sir, no, nag-PIP training kami. Meron kami yung, ilan ba yung training pa namin, no? Meron pa ang rescue si Sergeant Aga. Naku, pinangampas kami ng ano sir ng ano, alam mo yung kawai, yung akasya. Eh, Ilocano ako sabi niya, kini na yun, pata ka mahuhuli ka na. Those were the days. Yes. You know? Those were the days. Pero wala na po tayo ngayon. Kaya, yung ganda naman, sir, natuto. Discipline talaga yung discipline. Yes, natuto kami yung imbas, di ba? So yung mga BFF, kunya na, kawawa ako na dadaga na. Kasi ako lagi gusto nilang BIP kasi maliit. Oh, okay. Sige. Disney ito sa kanila. Nabisto kong gusto pala nila. Wow, ganda naman yung encouragement mo, ma'am. Sige si ma'am, baka bahay sa pagkakitin kita pagsalita. Sige nga ma'am, ano yung pan mo, may babahagi mo? Ano ko, absent pa sir mo, 2020 na. For commission and... For commission. Yes. Tapos, 2020 wala ko tinawagan ng video call. On my Bcmt. So, tapos na kayo ng Bcmt. Tapos nung training, physical training namin, sa Mabalacat kong pangalit. Wow. Anong rango mo ngayon? Sergeant. Sergeant ka na. Officer ka dati sa ROTC. Okay. Okay, so, sergeant ka na ngayon. Wow. And, ano, kamusta naman sa Air Force? Magbabago pa lang ako sa buhay. Okay naman. Gusto mo lumipat sa Army.
Ah, pwede naman ang Army, pwede lumipat sa ang Air Force, pwede lumipat sa Army, ang Army pwede lumipat sa Air Force or Navy. Depende sa inyo. Ang gagawin mo kung gusto mo ay pupunta ka sa Air Force at mag-request ka ng change of branch of service. 'Yun ang tawag. Kung gusto mo lang naman. Okay, so let us proceed. Napaka ganda po ng inyong mga sinabi tulad ni Doktora at ang mga kasama natin nurse na gustong magpa-commission in the reserve force. Ma'am, ang requirement po natin kasi mga ano kayo eh mga professionals kayo, world passers. So, meron po tayong tinatawag na under circular 4 na yung mga board passers, mga professionals, elected officials, they can be commissioned in the reserve force, armed forces of the Philippines with the initial rank of second lieutenant. Depende po kung matagal na kayo sa service, it's either captain, major. Yan. So, sa professional naman, yung mga kapwa ng mga doctorate, doctoral, no? Yan ay ang possible na makuha nilang rango ay lieutenant colonel. But focus tayo sa inyo, mga being a board passer and professional, you can be commissioned in the reserve force as an officer. So, ano yung tinatawag nating officer? Pag sinabi nating officer ay second lieutenant, first lieutenant, captain, major, lieutenant colonel, colonel, brigadier general, major general, lieutenant general, and yung tinatawag na four-star general. Yun ang tinatawag na officer. And bilong kayo dyan if ever makomission kayo. What are the requirements to be commissioned? So, unang-una, board passer kayo. Nalik nyo na yun. Pangalawa, pinaka-importante, dapat meron kayong basic military training. Kung kayo ay graduate ng ROTC, okay na yun. Tanungin ko po kayo, graduate po kayo ng ROTC. Si Ma'am Doc, si Ma'am, wala, wala. Okay, hindi niya na po inabutan yan. Okay. Pumasok po ang tinatawag na MSTP. Hindi niya rin inabutan yun. Kasi, parang po magkaliin. Ngayon na yun, NSTP. Oo, bago na. Sa NSTP kasi mayroon tatlong components yan. Yung ROTC, military training service. Ang nandito yung ROTC. Pangalawa yung CWTs, civil training service. Pangatlo po yung LTS, literacy training service. Na kung saan, inabutan nyo yun, if ever lang. Ang pinili ninyo ay ROTC, okay na yun. And ngayon ma'am, kung hindi po kayo graduate ng ROTC, si ma'am is Bcmt, okay yun. Pwede ka na ma-process mo yung pag-commission. Ganon din kayo ma'am, pwede rin. So kayong lima, qualified kayo to be commission kasi board passers kayo. Si ma'am lang, si ma'am Doc, saka yung mga may dalawa, si ma'am. Iba isa pa kayong kulang. One of the mandatory requirement is basic military training. Kung hindi kayo nakapag-ROTC, hindi nakapag-SBCMT before, wala na kasing SBCMT ngayon. Regular BCMT ngayon. What is the difference between SBCMT and BCMT? Yung SBCMT, yun po yung Special Basic Citizen Military Training. Pandit po yan ng LGU. LGU po ang nagpapandyan. Pero as of now, for the meantime, wala po muna ngayon yung SBCMT. Ang meron ngayon is BCMT. Basic Citizen Military Training, funded by the Army. So, meron po kaming nag-aantir ko ngayon na batch 1. At pangatlong linggo na po nila ngayon, 45 days training po yan, ma'am. Meron din po yan nakasama, ma'am, na mga attorney, mga professionals, may doctor, may nurse, may teacher, from all walks of life.
Kasi ang Bcmt, tinatanggap din natin dyan yung mga high school graduate or elementary graduate na may skill, may capability na maiambag sa armed forces bilang isang reservist. Kasama na doon yung mga board passers kasi sila yung may pangarapan na iangat ang sarili nila bilang maging officer in the reserve force. So, halo po yan. Ngayon po, kung kayo po ay willing po, kayong lima ay isasama ko po sa second box. Si Ma'am Doktora, okay po kayo? So, hindi na kayong dalawa, ma'am. Kasi, kayong tatlo lang. Kayong tatlo lang. Kasi, si Ma'am, okay na yan, reserve sa silang dalawa. Meron na silang one of you. Kasi, sir, nagtanong ako kayo, Master Sergeant, ang gala. Sabi niya, wala pang training. Asa inyo ma'am magpa-activate lang po kayo sa reservist kasi naging inactive kayo, tama po ba? Si ma'am, sa Air Force naman to, kung gusto mo maglipat, i-process mo yung change of service mo. So, balik po tayo. So, 45 days lang po ito. And, gusto ko po malaman ninyo na ang Bcmt is, kung walang pandemic, yan po ay continuous 45 days na dapat ay isin na naka-extend kayo, no? Extend yan sa bill. But it will happen na hindi pa tayong clear sa COVID-19. Kaya mas worthy sila ngayon. Online class. Yung pwedeng i-lecture sa online ay nililecture na. Yung mga practical, alam nga namang mag-online tayo ng kandak ng campus, kandak rin. Mas maganda yun sa amin. Ay, face to face yan. So that is the time na tawagin sila dito. Tulad ngayon, medyo okay na ngayon. Medyo nag-clear na tayo. Andyan sila ngayon, first bus, andyan ko sila ng physical fitness test. Face to face po yan. And sa mga susunod na linggo, yung mga practicals na, yung conduct campus, conduct raid, no? Yung mga ganun. Kasi kinakailangan din yan. Bakit nga ba natin kailangan ma'am na mag-produce ng surpose? Kung iisipin po natin, kami po mga sa regular force, out of 120 lang po ang regular, ang nagpaparami po sa atin yung surpose. So, mind you ma'am na kung wala ang surpose, kung may muling magtangka sa ating bansa na sa kuping tayo, ay baka isang araw na mabawi mo rin ang kalayaan natin. Kaya, why we are producing reserve? Ay, pag dumating yung panahon na yan, all reserve ay tatawagin, full active duty to reinforce, to augment the regular force. Kaya nga, during training, sa Bcmt, tinuturo ang sila kumawak ng baril, tinuturo ang magputok ng baril, tinuturo ang mag-maneuver right, maneuver left, tinuturo ang tumakbo ng mabilis, tinuturo ang mag-cover and conceal. Para if ever may gira, baka survive tayo. So yan po, isa sa pinaghahandaan natin. And during war yan, during invasion, wala tayong gira, walang invasion. Ano ang ginagawa ng mga reservist natin? Yan yung mga mostly ginagawa namin ngayon, walang gira. Yung tinatawag nating mga CMO activities tulad ng clean up tributary ratio, coastal clean up, bloodletting activity, operation tuli, ano pa ma'am, yung mga alam niyo na activities na ginagawa natin habang walang gira sa reserve force. Diba? Ano pa yon? Sa Air Force, ano ginagawa ninyo? O yun, medical and dental mission. Yan ang mga ginagawa natin ng walang gira. Nagpa-participate tayo sa mga retrieval operation. Pag may mga food, man-made, natural calamities, tulad ng bagyo, tindol, baha, earthquake. Nandyan po ang mga reservist natin na nagre-respond. So, ganun po ang ginagawa ng reservist natin. And sabi ko nga, pag nag-orient ako, yung mga katulad yung mga nauna, in-orient ko sila.
bago sila umuwi, at least may basic knowledge na yung mga reservist natin pagdating ng gera, huwag sila mag-alala. Kasi kung taga-Pasay ka, taga-Taguig ka, kayo, doon lang kayo sa Taguig. At kami ang nasa front battle. Kami muna, ang unang mamamatay sa gera. Kasi kami ang nasa main battle. Ibig sabihin, pagka yung kalaban ay lumusot sa amin at napunta ng Taguig, kapay, nandiyan na kayo. I-depend sa kayo. Depend your own city. Depend your own municipality. So, ganon ang reservist. That's why we are producing reservist. Kaya nga po, pag ako yung nag-orient, tulad nyo sana, hindi pa sana matuloy-tuloy yung mandatory ROTC. Kasi yan po yung kinakamalaki ng pool na kung saan yung pinagpupunan ng reservist natin. Kasi lahat na nag-graduate ang ROTC, reservist na po sila. And mind you, 1 year na lang po, samantala ng panahon natin noon, 2 years. So ngayon, sabi ko nga, encourage, motivate, influence, lahat ng kaibigan natin, kapitbahay, katrabaho natin, kapisin natin, na ang i-enroll ng mga anak nila, pag nag-enroll sila sa college, under STP, piliin ang ROTC. Kasi sabi nga niyo kanina, yung disiplina, mapapansin natin na ang disiplina ngayon wala na. Mula nang pinaging optional ang ROTC, bumaba yung discipline. So ngayon, kung hindi natin gagawin kailan pa, dapat gawin na natin ngayon. That's why ma'am, kung nakita nyo na yung aking YouTube channel, share Roll Down the Grid. Andun yung mga orientation ko sa ROTC. Pinopromote ko talaga yan. Yan ang aking content yan, informative at saka entertainment. Nandun yan, mamaya tatakilala ko sa inyo ang aking YouTube channel. So yan po ang kahalagahan ng reservist natin, bakit tayo nagpo-produce ng mga reservist. And timely, kasi pag kayo ng commission, kasi kulang, mayroon tayong 2 batalyon na ina-administer namin, 13 order, 13 reserve infantry battalion, at saka 13 order dash 1, 13 reserve infantry battalion. Ang 13 order dash 1, 13 reserve infantry battalion, ang area na ay Makati, Patiros, Taguig. Taga-Taguig po kayo. So, pag kayo ay naging officer sa Reserve Force, tamang-tama, kulang sila ng mga officers. So, para ma-fill up yung barriers natin sa Reserve Officer. Then, yung 13 Order Ready Reserve Infantry Battalion naman, ang kanyang area ay Paranaque, Pasay, Muntinlupa, and Las Piñas. So, yan po yon. So after this, nang orientin ko sa inyo, ibibigay ko po sa inyo yung checklist para doon sa pag-apply ninyo ng core commission. And si ma'am, kayong tatlo ma'am, ay i-reserve ko sa batch 2 ng Bcmt. Kasi yan po ay one of the mandatory requirements para sa pag-apply ng commission. Kung may nakalimutan po sa sinabi ko at hindi clear, at pwede nyo itanong sa akin, nasagutin ko. Any question po, ma'am? Okay, come, ma'am. Okay, ang tanong ko lang, paano yung kanila kung kanila kayo DCMP o physical? Depende rin sa ating group commander. Palagay ko, pagka may mga online classes pa rin, nasa net patch 2. But yung mga practicals, hindi pwedeng online nun. So that is the time. Usually po, Saturday, Sunday. Continuous yun, ma'am. Continuous 45 days. May kailangan po ba sa inyo para dadalhin sa video? Wala, ma'am. Ikaw ang pupunta, ma'am, sa video more. Hihingi ka ng request doon na lilipat ka sa army. Ang tawag doon is change of plans of service. Okay, and that is all. Thank you sa ating videographer. Thank you, Paranaque.